purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Tatlupa ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ng banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyonawang kagandahang loob ay mangunat sumubaybay sa aming pamuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayoy siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos, tulad niya. Yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham.
gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nakakasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal, antipanya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipa ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, antipanya kailanman. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya ang bayan niya ay kanyang inilabas na lugod, nang kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatuwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatuwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapagmahala at ng mga may makapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na yon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan natin ang Panginoon. Mga kapatid, isang malaking biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na tayo ay tumugon sa kanyang paanyaya at pagtawag na tayo ngayon ay nandito. No? Ito'y patunay na ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang pagmamahal sa ating lahat. Na sa kapila ng ating mga pagkakamali at pagkakasala, siya ay nanatiling tapat
sa kanyang ipinangakong pagmamahal sa atin. Kaya nga po, araw-araw ay tayo ay kanyang inanyayahan at tinatawag upang magbalik loob sa kanya at maging tapat uli sa ating pananampalataya at pananalig sa kanya. Kaya nga po dito sa unang pagbasa, pinalalahanan ni San Pablo ang mga taga-Epeso na ang Diyos ay nanatiling tapat. No? At hinalin tulad niya ang Diyos sa pagiging tapat sa ipinangako niya kay Abraham. No? Si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. No? Na sa kabila ng mga pagsubok na kanyang naranasan, siya ay hindi bumitaw. Hindi nawalan ng pag-asa. Bagkus siya ay nanatiling tapat. Kaya nga, sa huli, sa buhay ni Abraham, ay ginantimpalaan siya at siya ay naging ama ng ating pananampalataya. No? Sinubukan si Abraham, no? Ng Diyos kung hanggang saan ang kanyang pananalig, no? Pero hindi siya bumitaw. No? Nanatili siyang tapat, no? Ganon din po sa buhay natin, mga kapatid, na kung tayo man ay nanatiling tapat sa Diyos, hindi tayo sumuko na sa kabila ng ating mga paghihirap, mga pagdurusa o maraming pagsubok na ating naranasan sa buhay na ito. At kung hindi tayo bumitaw at hindi tayo nawala ng pag-asa, ipagkaloob ng Diyos ang mga bagay na alam niya ito'y makakabuti sa atin. Kaya po mga kapatid, alam ko marami po tayong mga pinagdaanan sa buhay. Maraming mga pagsubok. Huwag tayong bumitaw. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay kailanman hindi nawalan sa atin ng pag-asa. Patuloy, patuloy niya tayong tinatawag at inanyayahan upang lumapit sa Kanya na may pananampalataya at pananalig. At kung sa huli, ipagkaloob ng Diyos ang mga bagay na alam niya ito'y makakabuti sa atin. Kaya nga po sa Ebanghelyo din po natin, no? Sinabi ni Jesus na hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu Santo, no? Na kung tayo man ay manghihina na, no? Sa ating pananampalataya, tumawag tayo ng tulong, no? Ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo upang ating kalakasan, tulong at gabay, no? Sa ating paglalakbay sa buhay na ito. No? Kaya po mga kapatid, hingin natin ang tulong ng Espiritu Santo. No? Nagabayan tayo. No? Liwanagan ang ating daan at magkaroon tayo ng kalakasan upang maging tapat sa pagsunod natin sa dakilang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, pagsumikapan natin na maging tapat tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nanatiling tapat sa atin. No? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo upang katulong natin sa ating paglalakbay na maging tapat tayo sa pagsunod sa dakilang utos at turo ng ating Panginoon. No? Dahil sa huli ng ating buhay, ang pangakong pangkaligtasan ng Diyos
ay ipagkaloob niya sa atin kung tayo ay hindi bumitaw at hindi sumuko sa ating pagsunod sa dakilang kalooban ng ating Panginoon. Kaya ito yung gantimpala na ipagkakaloob sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. No? Yung mga paghihirap po natin ngayon, yung mga pagdurusa natin ngayon, alam natin lahat yan ay may hangganan. No? Sana hindi ito hadlang upang tayo ay mas lalo pang lumapit sa Diyos. No? Gawin natin itong motibasyon. No? Yung mga pinagdaanan natin, yung mga krus natin sa buhay, ito sana'y maging motivasyon natin upang mas lalo pa tayong lalalim sa ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Upang sa huli, ipagkaloob ng Diyos ang buhay na ganap, ang buhay na walang hanggan. Nakapiling siya. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ang ating siguridad. Ipahayag natin ang ating mga tiwala sa Kanya at manalangin tayo para sa lahat ng tao na kasama natin sa paglalakbay sa buhay na ito. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang simbahan naway patuloy na ipahayag ang salita ng Diyos sa harap ng maraming pagbatikos at paglaban, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Atin nawang matutuhang magtiwala sa banal na pagpapala ng Diyos, gaano man kabigat ang ating mga pasaning suliranin, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga walang hanap buhay naway, makakita ng trabaho at kumita ng kanilang ikabubuhay ng marangal, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga nabibigatan sa pagkakasakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa pag-ibig at tiwala ng mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga yumaon naway, magtamo ng mahabaging hatol at walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyong salita upang magkaroon kami ng lakas ng magpatuloy sa aming pasanin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Aman naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasalo sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na yon inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linggapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at duwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng Pari o Lay Minister ng Katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis na rapan ng Pari o Lay Minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa amin.
sasalong walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay na buhay, pinaswasan, available na po ang ating All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami yung pinapakinabang sa katawat dugong banal. Niluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareth.